know I can. This is God's plan. Here I am, Lord, send me. I know I can. This is God's plan. Here I am, Lord, send me. I know I can. This is God's plan. Here I am, Lord, send me. Okay, sa pong mapagpalang gabi, ang bati ko po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po sa ating programa ng mga kabataan, ang Teens Talk. At nice nating welcome sa ating pong programa si Louie Santiago. Well, Louie, ikaw ay bumati sa ating mga viewers. Kuya Louie? Bumati ka sa ating mga viewers. Mapagpalang gabi po muli. Sige po, thank you Pastor. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At maligaya po muli kami upang makapagbahagi muli ng napapanahon pong lecture sa inyo. Lalo't higit sa ating mga kabataan na nakikinig. Nawa po ay samahan nyo kami, subaybayin nyo kami hanggang sa buong programa po namin sa gabi pong ito. Okay, salamat sa iyong pagbati. Atin naman pong wini-welcome. Kasama po natin sa programa si Donay Pascua. Taga-estudyante po ng AUP. Bumati ka, Donay. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na ako po ay nakasali sa programa na ito, sa gabing ito. At akin pong binabati kayo ng magandang gabi na nawa sa programang ito. Kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa mga mensahe na inyong maririnig na tunay ng ating Diyos ay mapagmahal. Hindi siya nagpapabayak sa bawat isa sa atin. Na nawa, kayo ay mabless sa programang ito. Amen. Maraming salamat. Kami po ay nag-anyaya sa aming mga viewers na inyo pong i-like at inyong i-share ang ating link upang ang iba rin po ay makapanood at makinabang din po sa ating mapapakinggan ngayong gabi. Okay, tayo po magpapatuloy sa pamagitan po ng opening prayer at pagkatapos po, bago magsalita si Louie Santiago sa kanyang napaginan topic ay pagkakalo po naman ni Adonai ang musical offering. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po na muli ngayong gabi ay makapag-broadcast kami ng programa ng mga kabataan, ang Teens Talk. Amin pong inanyahan ang inyong banal na presensya ang sumaamin. At nawa po ang bawat may bahagi ay inyong pagpapalain. Lalo tigit ang inyong tagapagsalita, si Louie Santiago, na siya po magbibigay sa amin ng magandang mensahe ngayong gabi. Nawa po pagpalain ang amin ding mga tagapakinig. Kami nawang lahat ay makinabang. Marami pong salamat Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panong Hesus. Amen. Okay, sa pagkakataong ito, atin pong mapapakinggan ang musical offering na ihandog sa atin ni Adonai Pascua. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong kakantahin sa gabing ito ay ito po ay isang original song composed ng inyong pong lingkod sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Na ito ay meron pong pamagat na walang hiling ang hindi niya. Nawa ay mabless tayo sa kanta na ito. Thank you.
sisikati. Kahit wari mo'y wala ng pag-asa sa Diyos ka umasa. Ang hiling ang ninyarinig, naman ang iyong dinig. Siya lang ang tanging lunas, kalungkutan ay ay Jesus lamang ang tanging daan para sa langit at pag-asa ng lahat. Banal na kasulatan ang ating mag-aralan at ang ating marunungan manampalataya ka lang. Walang hiling ang di niya rin, mahinaman ang iyong dinig. Siya lang ang tanging lunas, kalungkutan ay nilipas. Walang hiling ang di niya rinig, mahinaman ang iyong tinig. Siya lang ang tanging lunas, kalungkutan ay dilipas, kalungkutan ay dilipas, kalungkutan ay dilipas. Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa napakagandang diwa ng awit na inihandog sa atin ng siya sa aking butihing kaibigan. Kasama ko sa AUP, si Brother Adonai Pascua. Yan, tunay nga mga minamahal namin mga kaibigan, mga kapatid, na lilipas lahat ng ating paghihirap sa mundong ito sapagkat tayo ay dadalhin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang langit na bayan. Kung tayo ay mananatiling matapat sa Kanya, sapagkat Siya ay tunay na matapat sa atin. At lahat ng ating daing ay maririnig niya at tutugunan niya ito ng sangayon sa Kanyang kalooban lamang. Kaya sa gabing ito, muli po tayo nagbabalik sa ating programa na Teens Talk. Ito po ay program ng ating pong Youth I Will Go na media ministry. At muli po ay nagpapatuloy tayo sa ating series na may pinamagatang TikTok, TikTok. The time is at hand. Youth and time essentials. Tunay nga po na sa bawat pitik ng oras, ikinakailangan huwag nating sayangin sapagkat hindi natin hawak, kaibigan ko, ang ating mga buhay. Kaya dapat inilalaan po natin ito sa pag-Google ng mga bagay na makakabuti sa atin, na makapaghahanda sa atin sa nalalapit na katapusan ng mundong ito at sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, mapalad tayo sa gabing ito na mapapakinggan natin ng isa namang pabalita
isa na namang mensahe na tutulong sa atin upang magkaroon ng paghanda sa huling kapanahon ng ito. Ang topic po natin ngayon ay may pamagat na Better Break Than Bend. Maaring napapaisip ang ating mga taga-subaybay. Bakit kaya mas mainam pa na maputol na lang kesa baliin? Eh di ba magsisimula muna sa bend, I mean yung baluktot. Di ba magsisimula muna yun na mababaluktot muna ang isang sabihin natin bakal bago ito maputol. Pero maya-maya ay inyong malalaman kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng ating paksa na ito. Okay, so ngayon ang paksang nais kong dalhin sa inyo ay may kinalaman sa pagkakaroon ng kompromiso sa ating buhay. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, ayaw natin, ganun din ang ating Panginoong Diyos, na tayo ay hindi maging matatag sa ating pananampalataya. Ayaw niya na tayo ay nagko-kompromiso o bumibigay sa pagkakaroon ng matibay na prinsipyo at paninindigan sa Kanya. Nais kong basahin sa inyo ang isang libro. Actually, ito ay isang novel na sinulat ng author na si Ayn Rand. Ito ay may patungkol sa ano ang danger ng ating pagkukompromiso. May kinalaman pala ito sa pagbebenta daw natin ng kaluluwa sa Diablo. Sabi niya, "To sell your soul is the easiest thing in the world. That's what everybody does every hour of his life." So daw, pagbebenta natin ang ating kaluluwa ay pinakamadali daw na bagay na maaari natin gawin sa buong mundo. Alam niyo, maraming mga tao, okay, na sinasadya nila, meron silang agreement na sa Diablo na pasisikatin sila ng kaaway ng Diablo at ang kapalit nito ay ang kanilang kaluluwa. Maraming mga conspiracy tungkol dito. At ganoon din naman, meron namang mga tao na hindi nila alam sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay ay unti-unti na pala na naiibta ang kanilang kaluluwa sa Diablo. Sa pagpapatuloy, ang sabi ni Ayn Rand, "If I ask you to keep your soul, would you understand why that's much harder?" Mas mahirap pala na pumapanatili ang ating kaluluwa na sa ating sarili. Tunay nga ba yun? Ating patuloy pa na maunawaan ang ibig kong sabihin. Ang salita na compromise ayon kay Tita Miriam, sabi sa Merriam-Webster Dictionary, ito ay nangangahulugan na settlement of differences by arbitration or by consent reached by mutual concessions. Ibig sabihin, mga namalaming taga-pakinig, mga taga-sabaybay, ito ang ibig sabihin ng compromise. Sa Tagalog ay alam natin ito ay kompromiso. Ito yung pagsasaayos, yung pakikipagkasundo ng dalawang magkaiba na pananaw sa pamamagitan ng merong nangunguna, yung arbiter. Okay? At yung parehas na pagkakasundo ng dalawang panig na may pag-iiba, na may pagkakaiba ang kanilang stand. Okay? So, ibig sabihin, at the end of the argument, meron silang pagkakasundo. May pagpayag ang bawat panig. Saan nga ba nagsimula ang salitang compromise? Well, ito ay nagsimula sa Middle English na salita. Yung mutual compromise, ibig sabihin ay to abide by an arbiter's decision. Ang sa French naman, ito ay compromise. Yan ang salita ng origin nito. Sa Latin, compromissum. Ayan, yun ang word origin. From neuter, of compromissus, past participle of compromittere, to promise mutually. From com, ito ay dalawang salita, itong com at promite, ibig sabihin ay to promise. Okay, ibig sabihin pang mangako. Okay, ano nga ba ang pinapangako? Ibig sabihin ito yung pagpapangako ng parehas na panig na sila ay magkakasundo, na sila ay gagampan doon sa kanilang pinagkasunduan na bagay. Okay? Kaya merong isang author na nagsabi, sabi ni John Maynard Keynes,
When the final result is expected to be a compromise, it is often prudent to start from an extreme position. Sabi niya, ang inaasahan na resulta ay mangyayaring kompromiso. Ibig sabihin yung pagkakasundo doon sa gitna nung pares na magkaibang pananaw na panig ay mas nakakabuti daw na magsimula doon sa pinaka mataas na posisyon. Ibig sabihin yung pinaka extreme na panig, pinaka mabuti. Okay? Isang Scottish proverb naman ang nagde-define ng compromise bilang ganito, better bend than break. Ayan, ito ay kabaligtaran nung ginamit ko na topic. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng compromise, mas mabuti pa na baliin lang natin, baluktutin lang natin kesa tuluyang sirain. Alam mo mga kaibigan, kuminsan ganun din ang ating posisyon sa ating mga relasyon. Kadalasan po kasi, tayo mga Pilipino, ayaw natin na nasisira yung relasyon natin sa ating kapamilya, sa kaibigan. Kaya kapag ka merong hiniling sa atin o merong mga bagay na against ating pananaw, ay hinahayaan natin na magkasundo na lang. Nag-a-agree tayo kadalasan, di po ba? Sapagkat ayaw natin na masira yung relasyon. Hinahayaan na lang natin na ma-degrade yung ating standard, maaari, o yung prinsipyo natin para lang hindi mawala yung ating pagkakaibigan. Masira yung relasyon. Papansin natin sa mga Western countries naman, kabaligtaran, mas pinapairal nila yung kanilang prinsipyo. Okay? Kesa dun sa kanilang relasyon. So, ang ating pag-aaral ngayon ay may patungkol sa kompromiso. Dapat nga ba tayo bilang mga Kristiyanong kabataan especially ay magkaroon ng kompromiso sa ating buhay? Nais ba ito ng ating Panginoon? Sabi ni Joyce Meyer, compromise means to go just a little bit below what you know is right. Konti lang siguro na pag baba mo ng iyong prinsipyo, yung alam mo na hindi tama. Iyon ay tinatawag ng kompromiso. It is just a little bit, konti lang. Konting pagsisinungaling lang siguro. Konting pagsama lang sa iyong barkada, pupunta sa hindi magagandang lugar, ayin sa hindi magagandang gawain, maglilid later on sa bisyo, makakasira yung kalusugan at ng iyong pag-iisip, ano? But it's the little foxes that spoil the vine. Alam natin na magsisimula sa maliliit na mga bagay. Kaya ito lalaki. Totoo yung kanta, ano, na maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, marami. Pagkat lahat naman ng bagay ay nagsisimula sa maliliit bago pa man ito lumaki. So ang konti lang natin na paglabag sa utos o yung paglabag sa prinsipyo na ating pinanghahawakan bilang mga Kristiyano, later on, maaaring hindi natin mapansin pero tayo ay nagkakaroon na ng pag-degrade sa ating sarili. At ganun din yung prinsipyo natin, nawawala yung matibay na relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Malinaw na hindi ito kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Compromise is a word found only in the vocabulary of those who have no will to fight. Ito pala ay na susumpungan lamang sa mga vocabularyo ng mga tao na walang lakas ng loob para ipaglaban ang kanilang pananaw, kanilang sariling pinaglalaban sa buhay. Yun ang sabi ni Saint Jose Maria Escriba. Sabalit ating napapansin, mostly sa bansa natin ngayon, hindi sa ibang bansa, nangyayari ang compromise. Pinapairal ang diplomasya para hindi na magresulta ng gera. Okay? So, in a small scale, sa ating mga sarili, yung kompromiso natin para hindi na tayo mag-struggle. Noong unang mga topic ko, ang aking diniscuss about
winning battle against ourselves. Sapagkat yung laban natin sa ating sarili, ang pinakamahirap labanan, yung ating sariling kagustuhan na laban sa prinsipyo ng ating Panginoong Diyos. Talagang mahirap itong labanan. Subalit, kung tayo ay maninindigan sa kung alam natin, kung ano ang alam natin na tama, ay bibigyan tayo ng pagkapanalo ng ating Panginoong Jesus. Pagkat yun ang pangako niya sa atin. Magpapatuloy yung sabi pa dito ni Terry Rhodes, the Obama syndrome, sa kanyang article, Surrender at War Abroad. It is hard to talk about a middle ground for something that is a fundamental right. Ayan, so mahirap nga naman daw na pag-usapan ang gitna, ang middle ground para sa isang bagay na palagi naman na tama, fundamental right. Ang isang quote ay nagsasabi from a known author, compromise makes a good umbrella but a poor roof. Do you believe in that, mga kaibigan? Ating tagsabaybay, maaaring yung sabihin sa ating comment. Isulat niya kung anong inyong opinion dito. Ang kompromiso daw ay gumagawa ng isang payong, subalit hindi ng maibay na bubong, sapagkat mahuna lamang na bubong ang kaya nitong gabi. Ibig sabihin, maaari short term ay magkakaroon ng solusyon sa problema, sa isang away, sa conflict. Subalit, in the long run, hindi magiging matibay ang pundasyon ng inyong pagkakaibigan sapagkat kayo ay na mumuhay lamang sa pagkukompromiso. Hindi kayo nagiging firm sa inyong prinsipyo sa buhay. Pagkat tayo, tinatawagan ng ating Panginoong Diyos na tayo maging matibay sa ating prinsipyo para sa Kanya. So ngayon, ano ba ang mga bagay na ating kinokompromiso? Unang-una, yung ating values, yung ating faith, ating pananampalataya, yung ating paniniwala na pinangahawakan. Ito yung ating pagkakaalam ng salita ng Diyos at yung kanyang mga kautusan, kanyang mga prinsipyo na dapat natin gawin sa ating buhay. Doon sa part na yon, madalas tayo na nagkakaroon ng kompromiso. Pagkat tayo napapaligiran ng maraming tao sa ating buhay. Maaari, nariyan ang ating pamilya na magkaiba ang pananampalataya ng ina, ang ama, at maaaring tayo lamang ang nag-iisa na Seventh-day Adventist sa inyong pamilya. So alam ko talagang mahirap yon. Yung integrity natin, the incorruptibility of our honesty, kadalasan din ay nagkakaroon ng kompromiso kaysa pagkat meron tayong gustong agay na ipaglaban. Alam natin kung minsan yung mali, nababaluktot natin para lamang na hindi tayo mapahamak. Iniisip natin upang bilang mga kabataan, para hindi ako bumagsak sa exam, siguro kahit na sinabi ng teacher namin na bawal ang open notes sa online test. Pero hindi naman niya malalaman yun. Konting altab ko lang naman, makikita ko na ang lecture ng aking teacher, yung lecture notes. So, mas mabuti na siguro na gawin ko to. Ilang items lang naman eh, talagang hindi ko lang alam kaysa bumagsak ako. Okay? So, ayun maaari sa integrity natin, tayo ay madalas nagkakaroon ng kompromiso. Maaring tayo nagko-kompromiso sa pamamagitan dulot ng peer pressure na tinatawag. Ano nga ba itong peer pressure? Ito ay yung pressure na nararamdaman natin okay, o yung pamimilit para yung ating pag-uugali ay maging kagaya, maging acceptable sa isang grupo. Peer pressure is the influence of a social group on an individual. Maari, nararanasan ninyo ito, mga kabataan, na kapag ka tayo bilang mga Adventist, ano tayo, mga Adventist ng kabataan, iba ay nag-aaral sa hindi Adventist na institution. Okay?
at marami kayong kaibigan na hindi Adventist. So, alam ko na madalas itong nangyayari sa inyo, na nayayaya kayo na hindi gumawa ng isang magandang bagay, hindi kaya-aya, na manood ng hindi dapat panoorin ng isang Kristiyano. Kadalasan, sa ating mahina na laman, tayo ay bumibigay. Okay? Tayo ay nagkakaroon ng kompromiso. Sisimula na sa paminsan-minsan lang. Okay? Di natin namamalayan na palagi na pala nating ginagawa ang hindi kaaya-aya. Sapagkat tayo ay madalas na nakakasama ng ating mga kaibigan na hindi natin kapananampalataya. Kaya ang nais kong ipayo sa mga gantong karanasan, sa mga gantong tagpo ay hindi ko sinasabi na hindi mabuti para sa atin bilang mga Kristiyano, mga Adventistang mga kabataan, ang makipagkaibigan sa mga hindi nating kapananampalataya. Sapagkat tayo ay maaaring gamitin ng Diyos na way na maabot natin sila, na mapabalitaan ng Ebanghelyo at ng katotohanan. Pero dapat meron tayong support system, yung grupo, which is yung kaparehas ng pananampalataya natin. At nariyan yung ating AY sa loob ng ating simbahan. Na dapat malakas ang ating relasyon sa loob ng ating mga kaibigan, ng ating mga ka-churchmate, at parehas ng ating pananaw, ano? Para tutulungan tayo, nagpapalakasan ng pananampalataya ng bawat isa, especially sa mga kabataan. So ano nga ba ang peer pressure? Ito ay pressure ng mga kaibigan natin. Meron itong dalawang uri, yung positive at negative. Yung peer pressure na positive, alam natin na ito ay nag-uudyok sa isang tao na gumawa ng mabuti. Sabihin natin, tayo mga may grupo ng mga Adventist at meron silang nakilala na isang kaibigan na hindi kapananampalataya. So, nais na mabilong, nais ng mga kabataang Adventista na ito na mabilong itong bago nilang kaibigan. So, maaari na yayain nila sa mimba at sumama sa mga worship at maaaring makaramdam itong kabataan ito ng peer pressure. Pero ito ay positibo naman na peer pressure sapagkat alam natin na dadalhin ito sa kabutihan. Hindi kagaya nung kabaligtaran nito, yung negative peer pressure, na ito ay nag-aakay sa hindi magandang gawain. Okay? So, bakit na madalas na bumibigay ang kabataan sa peer pressure? Siyempre, unang-una, para makibagay. Ayaw ng mga kabataan o ng karamihan mga tao, di ba, na sila ay OP. Siyempre, gusto nila na bilong sila sa mga kaibigan nila. Mahirap nga naman na ikaw ay mag-isa, di ba? Wala kang ka-jamming. Wala kang katawanan. Kaya, sila ay madalas na nagigive sa peer pressure para makibagay, makihalubilo ng kasama sila, ramdam nila na sila ay belong. At ang sunod, curiosity. Sige, sa paglaki ng mga kabataan ay maaaring yung hindi nila naranasan bilang mga Adventist, nais nilang maranasan, sila ay curious. Okay, so doon sila na dadala ng peer pressure. Yun din, lastly, itong personal gain. Para sa sarili nilang, inaakala nila, inisip nila sa sarili nilang kapakinabangan. Kapag ka ako ay madaming kaibigan, marami akong koneksyon. Pag ka ako ay nagkatrabaho na, marami akong malalapitan, marami akong mautangan. May mga kaisipan na gano'n, ano? Dulot ng peer pressure. Pero, kung ating mapagtatanto, gaano nga ba kasama ang may dudulot nitong peer pressure? Bad peer pressure is being talked into doing something that you didn't want to do because your friend said that you should. So ito nga yung pagpipilit sa'yo ng kaibigan mo na gawin ang isang bagay, magnakaw, uminom ng alak, magigarilyo, magdrugs. Ito yung ilan sa mga bagay talaga na kadalasan dyan na nagiging addict ang mga kabataan. Okay? Bad peer pressure is usually the result of wanting to be accepted by your peers. So ito yung nagiging resulta nga ng pagnanais ng iyong mga kaibigan. Okay, na mabilong ka sa kanila at ganoon din mismo ikaw na kanilang hinihikayat na mabilong
sa kanilang grupo. Nagkakaroon ka ng pagnanais na sumunod na lang, na magkompromiso na lang sa nais nilang mangyari. Pero ang idudulot nito sa iyo ay masama. Okay? Pagkakaroon ng ilan sa mga nabanggit kong bisyo kanina, at ganun din, it can lead you sa kapahamakan. Okay? Kapag ka ikaw ay natutong magbisyo, siyempre kapag ka ikaw ay nasa impluensya ng alak, maaaring gumawa ka ng mga krimen. Inarin yung pagnanakaw, yung the act of lasciviousness, panghahalay, maraming mga bagay ang maaari na iudyok ng kaaway kung tayo ay nasa impluensya ng alak. Kaya ito ay malaki din ang magiging masamang epekto sa ating kalusugan. Sa lahat ng aspeto ng ating kalusugan, mula sa physical, mental, social, at spiritual. Okay? So, dapat bilang mga kabataan ay marunong tayo na mag-respond sa negative peer pressure. Ang susi para mapanagumpayan natin ang peer pressure, unang-una ay ang self-confidence. Maging totoo ka sa iyong sarili. At gumawa ka ng iyong sariling desisyon na alam mo na tama. Sorry. At napakaimportante na meron tayong panalangin, paghingi ng gabay ng ating Panginoong Diyos. Okay, so alam natin na ito ang alam, ang nais na gawin natin ng ating Panginoong Diyos. Pagkat parati tayo nagbabasa ng kanyang salita, alam natin yung tama, okay, at yung magiging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kung tayo maninindigan doon, ay magiging kasiyasiya ito sa kanyang harapan. Matuto tayo na maging komportable sa pagtanggi sa mga masasamang alok ng ating mga kabarkada. Regardless na kung ano pa man ang kanilang isipin sa atin. Ay, ang baduy nito. Ay, ang KJ. KJ naman ni Paring Luyo. Walang pakipakisama sa amin. So I was been there. Naranasan ko ang mga bagay na yan. Na hindi mabilong sa isang grupo. Dahil pinili ko na sundin kung ano ang alam ko na nararapat para sa isang kabataang Adventista. Alam ko na hindi madali para sa atin. Nariyan yung struggles na nararanasan natin. Nariyan yung pagbulong ng kaaway. Sige na, sumama ka na. Minsan lang naman. Hindi mo na ulit na mararanasan to. You only live once. Yan ang kadalasang motto ng mga kabataan, hindi baga. But, nais natin na panagumpayan ito sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at yung paninindigan natin sa ating sarili kung ano yung alam natin na tama. Okay, so alamin natin dapat kung ano yung mga technique ng pagbabaliktad ng pressure. Halimbawa, meron kang isang kaibigan, parang Luis, ito si Gatilio, subukan mo naman. Sasabihin ko sa kanya upang mabaliktad ang pressure. Di ba pare, ikaw ay tunay kong kaibigan. Kung ikaw ay tunay kong kaibigan, hindi mo na naisin sa akin na magkaroon ng sira ang aking kalusugan. Okay? Sa pamamagitan ng paninigarilyo. So, mapagtatanto niya, marirealize niya na masama nga pa ng manigarilyo. Okay, tuturuan ko pa yung mga kaibigan ko na subukan nito at masira ang kanilang kalusugan. So in that way, nababaliktad mo yung pressure. Tunay nga siyang kaibigan, bakit niya hayaan na masira ang kalusugan ng kanyang kaibigan, di ba? Merong biro na hindi nasabihin sa kanilang kaibigan na hindi nila kasama sa kanilang mga bisyo na ay, tatanda kang wala ka na makasamang kaibigan. Kahit sa pagtanda mo, matanda ka na at malusog ka pa, kami hindi na kami makakaranas ng pagtanda. Dahil lulong kami sa bisyo, maaga kaming mamamatay. Siyempre, mas pipiliin natin ano, na mawala na ng kaibigan para tayo maging malusog naman kaysa marami kang kaibigan, dadala ka naman sa hindi magandang bagay. Importante siyempre na tayo ay pipili kung sino mga kaibigan na dapat natin pakisamahan. Hanggang sa nagpo-promote ng pagkakaroon ng mahaba at masiya na pamumuhay. Okay, so ano ngayon ang sinasabi sa atin ng Biblia? Patungkol sa prinsipyo
ng pagdi-deal sa peer pressure kaysa pagkat ayaw natin na pahintulutan na ang peer pressure ang sumira ng ating buhay at mag-lead sa atin sa kompromiso. Narito ang ilan sa mga text at nais kong anyayahan si Brother Adonai upang basahin ng ilan sa mga talata na aking babanggitin. Unang-una, nasa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ayan sinasabi doon sa talatang yon. 1 Corinto 10:13. Anong talata? Sa 1 Corinthians 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Chapter 10 verse 13. Okay, ganito ang sinasabi sa 1 Corinthians 10 verse 13. Okay, babasahin ko sa Tagalog version na ganito kong pagkasabi. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ayan. So, malinaw ano, doon sa binasa ng ating kaibigan na ang tukso ay hinahayaan sa atin na ng ating Panginoong Diyos parte ng ating buhay. Pero walang tukso na hindi natin kayang lagpasan. Parate na nagbibigay ang ating Panginoong Diyos ng daan upang maiwasan natin ito. Hindi niya tayo hayaan na wala tayong hindi natin kayang tumanggi sa ating kaibigan na nag-impluwensya sa atin, na nag-iayaya sa atin, na gumawa ng masama. Parate, hahayaan niya tayo, natutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na magkaroon ng lusot sa isang tagpo kung saan ay nasusubok ang ating pananampalataya. Sa sunod naman na talata ay sa Matthew 6 verse 13. Ayan. Matthew 6 verse 13. Kaya ang patungkol, ang sinasabi dito na dapat nating gawin. Matthew 6 verse 13. Okay, ganito 13. Po ang sinasabi. Matthew 6 verse 13. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ayun. So yun ang dalangin ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal nating kaibigan at mga kapatid. At yun din ang nais niya na ating hilingin. Ano? Huwag tayong dalhin sa tukso. Ngunit tayo ay i-deliver na sa kasamaan. Siyempre, kapag hiniling natin ito sa ating Panginoong Diyos, tutulungan niya tayo. Mangyayari ito sa ang isang ng kalooban. Ilalayo niya tayo sa mga kaibigan natin na nag-impluwensya sa atin ang hindi magaganda. Subalit, ang masama nito kung gumagawa ang Panginoon sa atin upang makalayo tayo, subalit yung sarili naman natin, tayo mismo, pumupunta doon sa mga tambayan ng kaibigan natin, later on, yayayain tayo pag sapit ng gabi, pumunta sa kung saan saan bagay. Alam natin na nasa atin na ang pananagutan nun. Nasa atin ang responsibilidad. Okay, so ang sunod na babasahin ni Brother Adonai ay nasa James 1 verses 13 to 15. Okay, so samantalang binabasa niya yon, ay nais kong basahin naman ang nasa Matthew 26. Verse 39 to 41. So, habang hinahanap ni Brother Adonai ang nasa James 1 verse 13 hanggang 15, aking babasahin ang nasa Matthew 26, chapter 26 verses 39 hanggang 41. Ganito ang sabi, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.
At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, "Ano, hindi kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng isang oras?" Verse 41, "Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapo at mahina ang daman." Napaka-importanting bagay, sinasabi sa atin dito, na tayo'y manalangin. Huwag tayong umasa sa sarili nating kapabilidad. Ay, kaya ko nang matagal na akong Kristiyano. Palati akong nag-aaral ng Biblia. Kaya kong gawa ng lusot, tanggihan yung mga kaibigan ko na nagyayaya sa akin na uminom na manigarilyo, na gumawa ng hindi magagandang bagay. Hindi dapat tayo ganun, mga kabataan. Kundi, dapat parati tayo na nakasalig sa ating Panginoong Hesus. Kagaya ng karakter ng ating Panginoong Hesus. Lagi siyang nakasalig sa Diyos Ama. So, dapat ganun din tayo. Sa sunod, ibabasahin na sa atin ni Brother Adonai sa James 1 verses 13 and 15. Yan. Nasaan po ano na ba? James what? James 1. Unang talaga. Chapter ng James 13 hanggang 15. Okay, sabi rito sa Tagalog version, Santiago 1 verse 13, "Huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso, 'Ako'y tinutukso ng Diyos,' sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag kamalaki na ay nagbubunga ng kamatay." Ayun, malinaw na sa pamamagitan ng ating pagnanasa, kung hinahayaan natin ito na maglinger sa ating utak, sa ating mga isipan, dahil sa pamamagitan ng ating mga hindi kaaya-aya na napanood, kakaroon na pagdanasa ang ating sarili. At kapag ito ay nagtagal, resulta sa kasalanan. Kaya nananawagan ang ating Panginoon Jesus, kumakatok siya sa mga puso natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na bantayan natin ang ating mga senses, yung ating sense ng paningin, ng pandinig. Yan, sapagkat dito pumapasok ang tukso, yung at pita, masamang pita ng laman ay mararanasan, maaring magkaroon tayo ng pagnanasa kung hahayaan natin ng ating mga ginagawang di kaya-aya ay mag-take over sa ating sarili. At dito sa sunod, ang dapat nating gawin, itong mga prinsipyo, ano po, so para matibay ang aking mga pinapahayag dito, alam natin na ito ay kasang-ayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Nasa prinsipyo niya. Kaya isa-isa, nais kong ipahayag sa inyo, nais kong basahin kasama si Brother Adonai sa Biblia mismo kung ano ang mga sinasabi ng Biblia upang ating ma-overcome ang peer pressure. Sunod sa 1 Peter 1 verses 13 to 15, ako nang babasa, nasabi dito, "Kaya't inyong bigkisin ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo." Dapat meron tayong pagbibigkis ng ating pananampalataya. Dapat pinapatibay natin, mga minamahal na kapatid. Verse 14, "Na gaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mga ayon sa inyong dating mga masasamang pita na kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang inyong tumawag ay magpakabanal naman kayo
Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So nandito yung mga ilan sa mga payo sa atin na dapat nating sundin. Kung gusto natin na maging overcomers, na mapanagumpayan ang peer pressure na maaring sumira ng ating buhay, na magresulta sa atin ng pagkakompromiso. So sa last verse na aking binanggit, ay nananawagan ang ating Panginoon na tayo ay sumunod sang-ayon ng pagkakatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay maghanda. Kaya patibayan natin ang ating mga pananampalataya at tayo mamuhay ng may kabanalan sang-ayon sa kabanalan ng ating Panginoong Jesus. Okay? At importante din na piliin natin ang ating mga kaibigan. Okay? Piliin natin ang ating mga kaibigan na ating makakasama sapagkat sila yung magpapatibay ng ating pananampalataya, yung hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Okay? So napaka-importante mga minamahal kong mga kaibigan na piliin natin kung ano, kung sino-sino yung ating mga kasamang kaibigan. So ngayon, ito ang ilan pa sa mga verses na nais kong imbitahan muli si Brother Adonai. Nabasahin ito para sa atin. Nasa Proverbs 1 verses 10 hanggang 15. Proverbs chapter 1 verses 10 hanggang 15. Habang hinahanap niya, nais kong banggitin ang nasa Proverbs 10, okay? Sa mga kawikaan. 13 verse 20. Sabi dito, lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapaliwala. So, natin na dapat lumakad tayo sa gusto natin na maging kagaya natin. Okay, so babasahin natin si ang Proverbs 1 verse 10 to 15. Babasahin natin ang Adonai. Kawikaan 1. Kawikaan 1. Chapter 10. Chapter 10 at saka 15. Lumaktaw ka sa 15 pagkatapos ng 10. Okay, Kawikaan chapter 10 verse 15. Hindi, Kawikaan chapter 1 verse 10. Kawikaan chapter 1 verse 10. So ganito po ang sinasabi sa Kawikaan 1 chapter 1 verse 15. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. At sabi rito, anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, huwag kang pumayag. Yun. So, maliwanag ano ang payo ng pantas na Haring Solomon sa atin na huwag tayo sasama sa mga nangaakit ang masama. Yung chapter 10, yung verse 10, basahin mo naman. Okay, verse 10, nasabi ganito. Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, ay huwag kang pumayag. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo mag-abang upang magpadanak, ay ating tambangan ng walang dahilan ang walang sala. Ayun. So, ayun ang sinasabi sa atin dito. No? At siguro, meron pa tatlong verse, pero nice kung i-take note nyo na lang para magpatuloy tayo sapagkat ang ating mga oras, ang ating oras po ay nagtutumulin at iba pang part ng ating program. Nais nating marinig ang reflection ni Brother Adonai Mamea. Bibigyan natin siya ng panahon. So nais kong i-take note nyo na lang ilan sa mga verse dito na hindi namin maaaring, na hindi namin mababasa. Sa Proverbs 22 verse 22 hanggang 25,
na ito ay may patungkol sa hindi natin pag-adapt sa mga masasamang gawain. Ganda din sa 1 Corinthians 15:33 na hindi din dapat pagsama sa mga masasama na kaibigan. At 2 Corinthians 6:14 hanggang 17, yung hindi natin pakikipag-partner, pakikipag-sangguni sa kasalanan. Okay, so, ang una na kibinanggit sa iyo, sa inyo po, ay yung dahilan ng ating pagkukompromiso. Unang-una sa dahil sa peer pressure. Ngayon, pangalawa, nagkukompromiso tayo dahil sa kawalan ng temperance. Okay, ito yung pagtitimpi. Mga bang kahulugan ng pagtitimpi? Ito ay nangahulugan na yung pag-alis natin ng masasamang mga bagay. Okay? At paggamit in moderation ng hinay-hinay, okay, na hindi lalabis, hindi kukulang, tama lang, sakto lang ng mga bagay na makakabuti sa atin. Okay, so, ang temperance ay ninanais natin na i-apply bilang mga Kristiyano. Part dapat ito ng ating lifestyle. Nasa New Start ito kasama, di ba, at itinuturo sa 8 Natural Doctors of Our Health. So, ang ating Panginoong Jesus sa Culture Ministry, page 132, ay in-inspired ang ating prophet na si Ellen White. Ganito ang sabi niya, God requires that His people shall be temperate in all things. Unless they practice temperance, they cannot be sanctified through the truth. Their very thoughts and minds become noon ang bayan ay magkaroon ng kung hindi magkakaroon ng ay hindi nakakabanan kaysa natin ma-apply ang sinasabi ng Biblia na sa pagtitimpi. Ating diet, sa lahat ng social media, kung makabuti sa atin, ay doon tayo mas maglaan ng pansin. Siyempre, total is nakakabuti sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi nagpapalago ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. 1 Corinthians 10:31, tayo familiar sa atin na kung ano man ang ating gawin, kainin, at kung anong ating gawin ay gawin natin lahat para sa kadadakila ng ating Panginoong Diyos. Another reason why compromise is when you don't know where you stand, your direction, your identity. Ito sinasabi ko na hindi alam kung ano nga ba talaga tayo. Ako ba talaga ay Kristiyano? Pagkat maaari isang nansa yung magulang sa Catholic at yung magulang naman ay Adventist, meron lang conflict, di ba? Hinahayaan nila kung minsan ang anak nila naghahayaan yan, mabilis na madala ng kamunduhan. Nagkakaroon ako ng so, ating pagtatapos sa gabing ito na ito lamang na bigyan ng panawagan ng bawat isa na ibigay natin ang lahat para sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay hindi gagamit kailanman ng kompromisadong buhay upang abutin, upang gumawa ng kompromisadong mundong ito. Gagamit ang Panginoon nating Diyos ng buhay na
binigay ang lahat para sa kanya. Yung nagpapakita na ay ko na ang oras para kay Pastor Judy. Okay, thank you very much Louis sa yung magandang pangunguna sa ating topic ngayong gabi. Better break than bend na may kinalaman po sa compromise, ano? Paanong ang mga kabataan ay naharap po sa ganitong mga kalagayan. Tayo po'y dadako sa ating mga reflection, greetings and prayer requests. Ating unahin si Adonai. Meron ka bang reflection tungkol sa pinag-aralan natin ngayong gabi? Sa akin naman po ang aking pong reflection ay napakaganda po ng ating pong tema sa gabing ito. Na tunay ay doon sa magandang kaibigan, no, napakaganda talaga kapag ka ikaw ay napili. Hindi naman tayo yung napili, kundi ating Panginoon ay nagbibigay siya ng mga mabuti na gagamitin ng Panginoon ang kaibigan yun upang ang bawat isa sa atin, tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sila rin yung tutulong sa atin, hindi lamang palaguin yung ating pananampalataya, kundi palaguin yung ating kaalaman tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At kung kapag tayo, hindi lamang tayo magkaroon ng kaalaman, kundi bagkos ay kapag magsusunod doon yung tayo'y magiging mapagpasensya. Napakahalaga ito mga kapatid. Hindi lamang tayo'y magaling sa Biblia, tayo ay mayroong pananampalataya, pagkatapos tayo lugo sa ating pananampalataya, tayo'y nagkaroon ng kalaman. At napakahalaga din mga kapatid na magkaroon tayo ng pasensya sa ating sarili, no? Lalo tigit doon sa ating mga nabasa ng mga talata sa Biblia, no? Napakahalaga yung pagiging patience natin. Kapagkat ang ating kaaway ay gumagawa ng paraan, no? Bilang mga kabataan upang tayo ay iligaw, tayo magkasala, tayo ilayo sa Panginoon. Kapagkat ito yung unang naging resulta nung nagkasala, no, nung nagkasala ang ating mga magulang, tayo nagkaroon, yun, nawala yung ating intimate relationship sa ating Panginoon. Napakahalaga yung meron tayong relasyon sa Panginoon. Kapagkat siya yung nagbibigay ng karunungan, kalaman, at lalo tigit ay napakahalaga sa ating buhay na magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. Kapagkat kung wala tayong relasyon sa Panginoon ay talagang yung ating pananampalataya, tayo ay manghihina mga kapatid. Kaya napakalaga na mayroon tayong intimate relationship with God. At tayo ay tutulungan ng kanyang mga aliw na ito ang banal na Espiritu. Kapagkat ang banal na Espiritu ay tutulong sa atin, siya yung magkukomfort sa atin kung ano yung dapat nating gawin sa ating buhay. Kaya sa araw-araw ng ating buhay ay napakahalaga na hilingin ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa lahat ng bagay. Kaya mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo ay tayo ay kanyang sobrang mahal. Ano? God is love. Ano? Napaka-ikli lamang yung words, no? God is love. But when you look on the cross of the Calvary, no? Na pinakita niya, binigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay. Na kung ating sasampalatayanan siya ay hindi tayo mapapahamak, kundi bagkos tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya bilang kabataan ay ating lifted up ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapagkat when Jesus Christ, yung kapatan niyang pangalan ay when Jesus Christ will be lifted up, He will draw all men unto thyself. Kaya bilang kabataan, tayo ay gagamiting instrumento ng ating Panginoon para sa ikalalago ng kanyang gawain at itatatapos ng kanyang gawain sa sanlibutan ito. Na patuloy na tayo magpagamit
hindi tayo, huwag natin gagamitin ang banal na espiritu, kundi bagpos, ang banal na espiritu ang gagamit sa atin at siya ay magtuturo at siya ay magsasalita upang sa ganun ay maraming kaluluwa ang mailapit sa atin. Okay, maraming salamat, Adonai. Maganda ng iyong reflection. Tunay po na ang pinakang object ng kaaway ay ang ating mga kabataan. Talaga pong nariyan po ang maraming tukso na ipinupukol po ni Satanas. At gusto niya mga kabataan ay magkumpromiso sa halip na magtiwala sa Panginoon. Yan, tama po yun, kailangan po na meron tayong hindi lamang relasyon, kundi intimate relationship. Kasi kaya po tayo nagkakompromiso kasi tayo po nakikipag-deal sa kaaway. Never deal with the enemy. Kaya dapat po lumayo tayo, kung hindi rin lang tayo malakas panampalataya, mas mabuting tayo po'y umiwas na, at kung tayo may mag-confront sa devil, ay atin pong tiyakin na tayo haharap hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil po sa kalakasan ng banal na espiritu. Kung meron tayong pagtitiwala sa Panginoon, hindi po tayo magkukonformiso. Bakit po? Kagaya ni Joseph, napakaraming tukso, pagsubok ang dinaanan ni Joseph sa Bible, sa Old Testament. Pero talagang ang sabi niya, how can I do this sin against my God? Kaya hindi po siya nagkasala, hindi siya natukso, sapagkat siya po'y merong malalim na relasyon at meron siyang pagkatakot na gumawa ng kasalanan laban sa kanyang Diyos. Okay, balik natin kay Louis kung meron pa siyang mga karagdagan o maaaring conclusion or appeal sa ating pinag-aralan. Louis, meron ka pa bang mga... Mahal namin mga kapatid. Apo, nais lamang ipabatid sa atin ng ating minamahal na Panginoong Diyos na tayo ay panindigan sa kung anong alam natin na tama. Pinahayag sa atin na katotohanan. Okay, sapagkat the greatest want of the world is the want of man. Okay, that would be true to their duty, the needle to the pole. Okay, at yung tatawagin ang mga ang kasalanan, tama nitong pagkatawag at maninindigan sa katotohanan kahit na ang langit man ay gumuho. Yun ay ayon sa sulat ni Mrs. White. So nawa, sa biyaya tulong ating Panginoong Diyos, tayong mga kanyang anak, tayong mga kabataan, susulong, hayo sa kanyang gawain, at tayo ay maninindigan sa katotohanan na ipinahayag sa atin. Okay, maraming salamat po. Dadako tayo sa mga pagbati at mga prayer requests. May mga prayer requests po ang ating mga viewers. Nice nating pasalamatan sa panonood at binabati natin ng good evening si Edna Marquez. Diyan po sa Infanta Quezon. Meron siyang praying hand at saka puso. Salamat po. Ganon din po si Olive Esquero. Sabi niya po, good evening po, Pastor. God bless po. Yan. Good evening din, Ma'am Olive. At nagbabalik si Ma'am Edna. Yan. Siya naman ay merong clapping hands. Si Mervin Alcantara, isang masiglang kabataan po dito sa Candelaria, Quezon. Sabi po niya, good evening po sa inyong lahat. Good evening din, Brother Mervin. Hopefully makasama ka sa aming live broadcast. Ayan. Ang Nanay Lilia Mupera, ito pa rin po ay taga-Infanta. Nagbabalik po si Sister Edna Marquez. Sabi niya, good evening po, Pastor. Pasama po sa prayer ang aming kalusugan, ang kalusugan po namin at mga hanap buhay po namin po. Maraming salamat po. Yes po, Sister Edna, isasama po kayo sa panalangin ni Louie mamaya po sa ating closing prayer. At atin ding binabati ng good evening, happy Sunday, si Samuel Jr. II. Yan, sabi niya, happy Sunday po. Yan, thank you for watching, Samuel Jr. II. Nanonood din po
sa atin si Corazon Lubay Garma. Ito po yung taga Palagaran, Chaong Quezon. Ayan, dito po yan sa aming distrito. Good evening po, Sister Corazon. Salamat at lagi ka po nanonood. Maging sa ating morning devotional sa Hope and Love. At maging marahil mamaya doon po sa Bible in Action sa ganap na alas 9. Si Brother Risty Sinata de la Cruz. Good evening po, Brother Risty. Kumusta kayo? At nanonood din po sa atin si Maricela Rivera. Yan, lagi din nanonood ito sa ating devotional. Sabi po naman niya, good evening po. Pakipray po ang brother ko, Michael Gubuyan. Sana po bumalik siya sa Panginoon uli at magtiwala muli sa Panginoon. Thank you po. God bless. Yes po, Ma'am Maricela Rivera, ipapanalangin po ang inyong kapatid, si Michael Gubuyan. Okay? Napaka-active po ni Sister Edna. Ayan. Si Brother Mervin, meron siyang ibinahaging talata sa 1 Corinthians 10:9. Ang sabi niya, ni huwag din naman nating tuksuhin ng Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Ayan. Thank you very much, Brother Mervin, sa iyong talatang ibinahagi. At nagbabalik po, Sister Corazon Lubay Garma, meron po siyang pagbati at kahilingan. Ang sabi niya, gandang magandang gabi po, pasama po sa prayer ako, o ako sa pray na gumaling na ang paako. Yes po, papanalangin po ni Louie, si Ma'am Corazon Lubay Garma, na gumaling na rin po ang kanyang paa. Okay, maliban kung mayroong mga prayer request mula sa atin, si Adonai, meron ka bang prayer request na kailangan mabanggit ngayong gabi? Pastor, ang aming prayer request ay ang nanay po ni aming hunden, si Conrado. Nakalimutan ko po yung kanya pong pangalan ng kanyang nanay. Mm. Yung kanyang nanay po ngayon ang nasa hospital. At nahiraman po siyang kanina. Nawa ay tama po natin sa panalangin na sa biyaya ng ating Panginoon ay gumaling siya. Okay, yung pong nanay ng inyong din. Tama po ba? Sasama sa kanila. Ganon din ang mga kwan, mga working student dito sa AUP. Mga working student dyan ng AUP at talagang magigiting. Masisipag ng mga working student. Ayan. So, okay, salamat. Louie, pakisama sa panalangin si Pastor Honeybee Cadiz at ang kanyang may bahay, si Ma'am Lani Cadiz. Sila ay nasa Mamsi ngayon. Sila po'y may na-confine dahil sa karamdaman. Okay? Isama po natin. At of course, isama po ang gawain ng mga kabataan, ang I Will Go, itong Tinstok program natin, patuloy po itong maging pagpapala sa mga kabataan. Okay? Kuya, teka, atin mo nang batiin marahil kasi baka tayo mamaya, yes, magiging batiin muna natin bago po magtapos ang ating program. Nanonood po sa atin si, ayan, mga hindi nag-reflect dito sa si Babylin Guico Comia Carable dito sa Candelaria. Ganon din si Ate Dori Combaliser, si Grace de la Peña Reporen, yan, nanonood. Si Edeline Miranda Perez, aba, Sister Edeline dito sa Masapan. Si Jade Antablada, ayan, thank you. May kabataan nanonood sa atin na taga Chaong, taga San Antonio, Quezon, si Jade Antablada. Kilala ito ni Louie. At si Ma'am Carmen Magnaye Mucha, ba? Jasalipa, Ma'am Carmen, good morning. Ay, good morning tuloy. Good evening po. Thank you for watching. Nanonood din sa atin si Brother Frank or Kiko. And Sister Estrel Villajigo. Ayan, salamat din sa panonood kay Normita Merlol Yagas. Ayan. At si May Di Castro. Ayan. Nanonood din po sa atin si Sister Jane Sibok, si na Kuya Hendrik dyan, si Ma'am Lita. At si Sir Eugene de Alday Luces. Aba, kumusta Sir Eugene? Thank you sa iyong panonood at God bless po sa iyong pagtuturo.
sa paaralan dyan sa Chaong. Okay, yun ang ating maraming mga nag-like. Si Yuri Pauni, Eli Ismilio, Mabic Gliondael, si Hergie, John Gilbert Hermano Cale, si Ivy, bagaman din natin nakasama, marami sa'yo nakatune in. Si Ivy May Castillo Manahan, ayan. At si Debbie Barha, Maria Katrina Camil Olivar, si Jessica Santos Cercado, Cherish Ann Bulagis Isidro, Lynn Dato sa Biwang Alfonso III, Ray Flores. Ayan, nanonood po yun sa atin. Okay, at marahil may pahabol po na comment dito sa ibaba. Kilala natin ito, si Sister Maria Susan Magtibay. Good evening po sa lahat. Pre-request po kay Jonalyn Cortez na wabigyan siya ng kagalingan. Siya po ay may sakit. Sakit din siguro. Nawa po, bigyan siya ng kagalingan ng Panginoon. Salamat po. God bless po sa lahat. Yes, Sister Susan, amin po isasama sa panalangin ang iyong kahilingan na may kinalaman po kay Jonalyn Cortez. Okay, Louie, okay na? Handa ka na sa iyong panalangin? Okay, at marahil kung meron ka mga, yan, mga pre-request, edi yun na lang isama sa iyong panalangin. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan, kumanda po tayo sa ating closing prayer na pangungunahan tayo ni Louie Santiago. Dakila at mapagpala naming Diyos, ubos ka namin pinapapalihan sa iyong kamahilaan, sa iyong kapangyarihan, at lubos na kataas-taasang pamamahala sa buong langit at buong lupa. Ito naman ay amin din pinapasalamatan po sa iyong mga ginagawang kabutihan at pagmamahal sa amin na iyong mga anak. Panginoon naming Diyos, sa gabi pong ito ay kami lubos na nagagalak sa inyong oportunidad na muli na pinagkaloob sa amin na magkaroon ng gantong programa upang maipahayag ang iyong napapanahong balita, mensahe para sa mga nakakaabot ng programang ito. Panginoon, nawa ay pagpalain ang bawat isa. Nawa ang mensahe na napakinggan namin ay magdulot ito ng pagbabago sa aming pamumuhay na kami sa aming pamumuhay na kumisa nagkakaroon ng pagkompromiso. Nawa, Panginoon, alam namin na ikaw tumatawag sa amin upang kami magkaroon ng matibay na paninindigan sa prinsipyo ng katotohanan na aming napag-aaralan sa iyong salita. Maaari ba, Panginoon, ay kami inyong palakasin ang aming pananampalataya pumagitan ng iyong banal na Espiritu. Parati kaming paalalahanan na magkaroon ng malapit at matibay na relasyon sa iyo, O Diyos. At yan ay sa pamagitan lamang ng aming pagkakaroon na sapat ng oras na aming pananalangin sa iyo, pag-aaral ng iyong salita. Yan din pakikipag-palakasan ng panampalataya sa aming mga ka-churchmate, ay mga kaibigan na may kapares ng panampalataya. Ganon din pagpapahayag ng aming mga naunawaan at natutunan sa iyong salita. Sa gayon ay aming lalong maunawaan, aming pinaniniwalaan mula sa iyong salita. Yan din ang pagbabahagi nito sa iba na magiging pagpapala ng mga tao. Panginoon, narito ang mga kahilingan ng aking mga kaibigan na ispo namin isama sa panalangin ang pamilya po ni brother ni Sister Edna Marquez. Siya po ay humihiling na pagkalooban sila ng maayos na hanap buhay na makakapag taguyod ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yan din po, pagkalooban ang buong pamilya nila ng maayos na kalusugan. Ilayos anumang uri ng pagkakasakit. Nawa ay matamasa nila, masiglat, masayang pamuhay sa mga nag-iayos sa kanilang. Panginoon, nadalangin ko po ang ilang pa sa mga kaibigan na
nasa banig ng karamdaman. Nasama po namin ang mag-asawa pong Pastor Oni Bicadis at Ma'am Lani sa Adventist Medical Center, Manila. Pagaling po sila, O Diyos. Nawa ay ang inyong makapangyarihang kanang kamay ang idampulay sa kanila. Magdulot ito ng kagalingan. Kaparehas na ospital ay naroon po ang isa naming itihing kaibigan, kapatid sa panampalataya, ang ina ng aming dean sa AUP, Eastern Hall, si Sir Conrad Lo. Nais namin idalangin si nanay na patuloy siyang bigyan ng kagalingan. Pagkaroon niya ng pneumonia, nawa o Diyos ay pagalingin ang kanyang paginhawa, ang kanyang pakiramdam. At alam namin, O Diyos, na nagkakaroon din sila ng financial na problema, mga gastusin para sa pagpapagaling ni nanay. Nawa, O Diyos, ay gumamit ka ng mga tao. Batid namin na ikaw ay gumagamit ng mga tao upang tulungan ang manangailangan. Kaya, O Diyos, nawa ang nangyari ay sa iyong kalooban. Hindi po, ang nais ko rin isama sa dalangin ang si Sister Jonalyn Cortez, nawa po ay bigyan siya ng kagalingan sa kanyang sakit po na tiyan, na kanyang iniinda. Nawa po, O Diyos, ay dampulayan niyo siya na yung makapangyarihang kamay na magpapagaling sa kanila. Nawa po ay lahat na hindi ko naman nabanggit na ating mga kaibigan na mayroong karamdaman ay pagalingin niyo, O Diyos. Sa gayon ay kami po ay sama-samang magpupuri at gagampanan namin ang iyong pagkakatawag sa amin na iyong maging kamanggagawa at magpahayag ng iyong ebanghelyo sa mundo ito. Samantala kami naghihintay sa nalapit na pagdating ng Panginoon. Yan din po, ninanais namin idalangin sa espesyal na paan isa namin nawaglit na kapatid na si Brother Michael Gobuyan na kahilingan po ni Sister Marcella Rivera. Ako ay gumamit ka pang nandos ng tao at ang iyong banal na espiritu ay patuloy na ang paghimok ng iyong banal na espiritu ay mag resulta ng pagpapanubalik ng aming kaibigan si Brother Michael Gobuyan. Ang Panginoong Diyos nawa ay mangyari ang nais ninyo ng mga buhay. Kami po, Diyos, ay humihiling ayon lamang sa inyong sariling kalooban at hindi sapagkat kami karapat-dapat. Panginoon Diyos, maraming salamat po na aming dalangin ito ay inyong diringgin. Nawa ay pagpalaan niyo po ang aming mga programa, patuloy ang mga ministry. Kasama po itong aming programa tuwing hapon na Youth I Will Go. Ganyan po ang mga ang devotion ni Pastor Hope and Love tuwing umaga. Nawa po ang iba pa na ministry, media man ito or face-to-face, nawa o Diyos ay gamitin ninyo kami maging matapat po para sa inyo nagtatapos na gawaan. Yung dalawa, ang humihingin kami o Diyos, magpakalinisin kami sa aming itong pagkukulay at pagkakala. So, yun, yung matanggap namin ng pagpapala ng iyong banal na espiritu na inyong pinangako na inyong ibubuhos sa iyong bayan, sa iyong iglesia sa huling panahong ito. O Diyos ay tulungan niyo kami na maging dapat sa iyo hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming idadalangin, alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, thank you very much. Tayo po ay tatapos sa ating programa. Tayo ay bigay tayo ng panahon para kay Adonai kung meron siyang gustong batiin, pasalamatan bago tayo lubusang magpatapos ng atin pong broadcast. Gusto ko lang pong pasalamatan ang ating Panginoon sa gabila ng ganito pong ating karanasan. No? Meron tayong karanasan ng pandemic. Ang karanasan. Ngunit mga kapatid ay sa kabila ng ganoon ay purihin natin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay inihahanda
ng ating Panginoon sapagkat sa darating na panahon ay mayroon pa tayong dadanasin kabagabagan sa ating buhay. Kaya inihahanda tayo ng ating Panginoon. Kaya purihin ang ating Panginoon sa kabila ng ating pong unfaithfulness. Jesus Christ is faithful unto us. Kaya tandaan po natin ang kanyang pangako. Bago magtapos ang programang ito, tandaan po natin ang kanyang pangako sa John 14:1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if were not so, I would have told you, and I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be. So, yan po yung gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid na pangako ng ating Panginoon. Kaya napakabuti siya at patuloy nating purihin. Nawa sa darating pang programa ay makita po namin kayo na susubaybay sa programang ito at kayo ay mabless sa mga mensahe na ito ay makapagbibigay sa atin, makapagpapalago sa ating pananampalataya habang tayo naghihintay dalawang pagbabalik ng ating Panginoong Katawin. Amen. Thank you very much, Adonai. At sana'y sa muling pag-airin natin sa sunod na Sunday ay muli ka naming makasama. Okay? Ating ibigay ang panahon kay Louis sa kanya pong mga pasalamat. Pagbati. Louis? Ayan. Hindi po ay binabalik natin ang papusalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagpahintulot sa atin ng programang din ito, mga idaos. Salamat sa mga taga-subaybay na live televiewers sa online live streaming natin sa Facebook, sa mga comment at nagbigay ng prayer request at nawa ay sa mensahe din na ating napakinggan sa gabing ito. Pala sa inyo, ganyan din sa maibahagi ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya. Siyempre, salamat din kay Pastor Juby sa ating programang ito. Ganyan din sa aking kaibigan. Biglaan ko lang siyang na-invite kanina dahil nag-back out ang isa kong in-invite na singer, Brother Adonai Pascua. Salamat, Adonai. Nawa sa Lord namin. Salamat sa iyong panahon. So, nawa ay palain tayo lahat ng ating Panginoong Diyos, lahat ng ating kama sa gabi tayo patuloy sa kanyang biyaya. Okay, thank you very much. Atin pong binabati si Ma'am Sara Fiesta dyan sa Hong Kong sa kanya pong panood ngayong gabi at si Sister Josie Austria dyan po sa Santa Cruz, Laguna. Maraming pong salamat sa aming mga viewers. At kayo po na tumatangkilik ng programang Teens Talk. Sana po, magaman tapos na tayo sa ating program, ay inyo pong i-share ang ating link para mapapanood pa po ng maraming mga kabataan upang sila rin po ay makinabang. Okay, sa ngalan po ni Ivy May Castillo Manahan, na siya pong admin ng Youth I Will Go at sa programa ng Teens Talk, ako po si Pastor Juby. Kami po'y pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli po sa next Sunday, June 20, sa atin pong lumalaganap na programang Teens Talk. Magandang gabi po sa ating lahat at good night. This is God's plan. Here I am, Lord.